na hindi nga daw po na na bigyan ng kunting hotdog ata yun. Mr. President, Mr. I think we have to give a reason for declaring them as persona non grata. I would like to reiterate the motion for the immediate approval of the persona non grata. Approve on the first and final reading a resolution declaring Rendon Labrador Rosemar Tan and Mikey Tan or the Team Malakas as persona non grata in whole province of Palawan. Any objection for the immediate approval? Persona non grata. Is there an objection? There being an objection, motion is approved. Si Rendon Labrador, Rose Martan at iba pang miyembro ng Team Malakas idiniklarang persona non grata sa lalawigan ng Palawan, bagay na hindi inaasahan ng mga social media personality nito. Panoorin ang video kung saan binasag ng mga lokal na official sa lalawigan ng Palawan ang isyo na di umano'y pambabastos ni na Rendon Labrador, Rose Martan at iba pa nitong mga kasama ng Team Malakas sa isang staff ng munisipyo sa bayan ng Coron, Palawan. Matatandaan, nag-post si Rendon sa kanyang Facebook page na kung saan sinugod at dinuro-duro ni na Rendon, Rosemar at asawa nito at ang Team Malakas ang isang staff ng munisipyo. Dahilan ng nag-post ito nang hindi nagustuhan ni na Rendon at Rosemar. Kaya panoorin natin ang buong kwento para malaman natin kung saan nga ba nagsimula ang issue nito. Alam naman natin kung ano po yung pinaka-trending ngayon sa social media. At ito nga po yung issue ng sa Coron, kung saan po nagkaroon ng malaking salitan doon at away, hindi maaway, but kabastusan na nangyari sa institusyon po ng munisipyo ng Coron. Ang pinagsasabi ko po ay yung panahon nung nagbigay po ng ayuda at mga events after nung nangyari doon sa Team Malakas na pinangungunahan po ni Rosemar, ni Rendon Labrador at saka yung Mikey Tan ata, yun yung tatlong instigator doon. So Mr. Chair, ang chronological events noon ay pumunta po sila doon sa Coliseum ng Coron para po magbigay sana po ng ayuda na tapos po on that day, on sa araw na po na yun, saka po sila humingi ng assistance po sa LGU at syempre bilang LGU sila naman po ay tinugunan, sila po ay in-assist doon po sa event nila na biglaan. At the same time, siyempre, hindi naman iwasan na dumagsa ang tao. At nagkaroon din po ng insidente na nag-post po ang isang staff ng mayor's office na si Joe Kayabyab na on her personal page mo, kumaga sa kanyang Facebook page, personal Facebook page niya, ng kanyang damdamin na hindi nga daw po na bigyan ng kunting hotdog ata yun. Kumaga, nag-voice out po siya ng kanyang damdamin sa nangyayaring event at nabasa po ata ng Team Malakas at doon na po nagsimula yung kaguluhan. Sinugod po ni Rendon at ni Rosemar at saka nung maikitaan si Joe doon po sa opisina ng mayor at nagsisigaw-sigaw doon, nagduduro-duro na po sila. Nabastos na po yung institution po ng ating munisipyo po ng Coron, no? So sabihin nga natin na mali ang pinost ni Ma'am Joe kaya pero po ito po ay kanyang personal na opinion. Ito po ay pinost niya sa personal niyang Facebook page. Hindi niya po ito pinost as official opinion o official stand ng munisipyo ng Coron. At ang kanilang ang reaksyon po ng Team Malakas ay medyo sumobra. Hindi po maganda ang ginawang reaksyon ng Team Malakas. Nadamay po ang buong munisipyo ng Coron sa aksyon ng iisang tao na hindi naman po dapat. Generalize po nila na ang Coron, ang mga tao ng Coron ay masama ang mga tao ng Coron. Hindi po totoo yun, Mr. Chair. Alam ko po ang Coron. Lagi po ako nandoon. Lagi po nakakasama ang mga tao ng Coron. Ang mga tao ng Coron, masayahin, matulungin. Grateful yan sila kung may mga tumutulong. Hindi po yan sila masasamang ugaling mga tao. Malakas lang sila magsabi ng abo. Pero sa likod niyan,
mababait po ang mga tao ng Coron. Hindi po fair sa bayan ng Coron, sa mga tao ng Coron, na bansagan sila ng ganong klaseng ugali. Mr. Chair. No? Sabihin natin, mali din ang pagka-post ni Ma'am Jo, pero mali din po ang kanilang reaksyon sa mga nangyari. No? Kaya nung kagabi ata, sila ay nag-public apology na. Pero para sa akin, kulang pa rin ang kulang pa rin, kailangan pa rin maturuan ang leksyon. Kausap ko po ang mga konsehal ng Coron, sila ay handang maghain din ng resolution declaring said Team Malakas as persona non grata sa bayan ng Coron. At sabi ni SB Pat Mata sa akin, ang sunod po nilang gagawing hakbang ay tatanungin tayo at hihilingin sa sangguniang panlalawigan na hindi lang po sa Coron kundi po sa buong lalawigan ng Palawan. Ngayon, sa privilege piece ko na ito, gusto ko pong i-open sa ating mga kasamahan po sa sangguniang panlalawigan na gawin po natin ito. No? Dahil po sa aking personal na opinion, dapat po talaga na maturuan ng leksyon ang mga panauhuin ito. Dahil po nakakasakit sa damdamin ko bilang Palawenyo, bilang nagmamahal sa munisipyo ng Coron, sa lalawigan ng Palawan, na mangyari ito sa atin. No? Sino ba, hindi porkit na tumutulong ka, hindi porkit na nagbibigay kayo ng ayuda, may karapatan ka namang bastos ng kapwa mong Pilipino, kapwa mong tao. Hindi po yun rason. Hindi mo po pwedeng ipagmuka sa mga kapwa mong tao na tumutulong ka, pwede na kitang duruduruin, pwede na kitang pagsisigawan, pwede na kitang i-post sa social media, na ipahiya sa social media. Hindi po. Wala pong kahit sinong may karapatang gumawa nun. Nakakasakit po sa damdamin. Hindi po yun. Hindi po dapat natin palampasin yun. Kailangan matuto ang mga gumawa ng mga aksyon na yun. Kaya po, I move, Mr. Chair, later sa ating other matters, let us discuss the possibility of also declaring the said personalities persona non grata, not just in the municipality of Coron, but the whole province of Palawan, because they have no right to do what they just did.